Hi guys! Welcome dito sa Rishan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading of for collective. Kung kaninong energy lamang yung mapipick sa bawat reading. So let's check your energy at this time. What's your energy? Your energy at this time, guys? Well, we have here the Death card. The Four of Swords. Okay. In reverse. So, parang may napupukaw yung soul mo right now. No? With the Death card. As you see, it's parang napupukaw yung soul mo na you're drowned. There is a mystery. No? Like a Pluto. Kasi the Death card is ruled by Pluto. Or a Scorpio zodiac sign, or Scorpio, no? And we have here the Four of Swords, Libra, no? Yun nga guys, na para bang hindi ka mapakali. Yun yung energy dito, na parang hindi ka mapakali, na parang may mga na navivision ka, or kaya ay hindi man navivision. You feel drawn as a person, on a specific person, drawn ka sa specific person na there is a mystery, no, sa connection yung dalawa. Na deep, Pluto is deep, no, and mysterious planet. Deep, dark. You can see, but you can feel it, no, kasi intuition din, you know. Pluto, deep. You can see, but you can feel it. Now, there is a connection, a mysterious connection na nag-co-connect sa inyong dalawa ng person na to, and hindi ka mapakali, no? So, let's see. Sino tong person na to? Energy ng person mo. Ow! Ten of Cups and Three of Swords. This is your ex. And right now, meron tong pamilya. Pamilyadong tao to. It's your ex. Okay. Based sa ano dito, meron tayong Libra energy. And Water sign. So, let's see guys. Kung anong feelings ng person na to sa iyo ngayon? Sa mga hindi po nakaka-resonate, ay wag na po natin ipilit. Kasi iilan lang po talaga yung makukuha, or baka nga isang person lang makuha ng energy or more, no, sa bawat reading. So, let's see kung ano yung feelings ng person na to towards you. Kasi ex mo to, tinatago niya na lang yung damdamin niya. Lalo na tayo, itong person na to ay may family, no? Mari may asawa na may anak, or kung walang anak, edi asawa, no? Mari pamilyadong tao na talaga to, yung Ten of Cups, eh. Gusto niya mag-take ng risk, gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa, yun yung feelings niya, parang napupush to, na mag-take ng risk, or mag-take a leap of faith towards you. Parang, gusto niyang iwanan maring yung family niya, yung person niya, and to come towards you in a secret, no, secretly, yung ganon, with a hermit, oh, parang gusto niyang iwanan yung person niya and mag-take ng risk towards you na magkaroon ng new beginning sa inyo. Yun yung feel niya, eh. Yun yung parang emotion niya, yun yung nararamdaman niya. So, let's see kung ano naman yung gustong mangyari ng person na to sa inyo. Kaya may mga nasisirang family, guys, no? Kasi minsan dadala sa temptation talaga. And minsan ay dahil sa temptation and dahil din sa
mahal, no? Mahal niya yung isang person. Mga ganun yung nangyayari, no? Lalo sa panahon ngayon, no? Iba na yung panahon ngayon kaysa sa dati, no? Kahit nga dati, no? Sinaunang panahon pa, mga kwento ng matatanda, iba. No? May mga nangyayari din ganyan. So, let's see kung ano gusto niya mangyari sa inyo dalawa ng person. Yun talaga eh. New beginning. The Fool pa rin, no? Yung lumabas, oh. The Fool card and the Page of Wands. New beginning. Excited to na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Parang gusto niyong yung tahimik lang siya, no? Na makipagrelasyon sa iyo. Or magkaroon ng new beginning sa inyo or relationship sa inyong dalawa. Mag-take siya ng risk. Your feelings naman towards your person right now. Your feelings towards your person right now. Oh. With the temperance, yun nga eh, hindi ka kalmado, hindi ka mapakali. Feeling mo hindi mag-succeed. So, possible na alam mo, no? Na alam mo nga may pamilya na to. Feeling mo na walang patutunguhan or hindi mag-succeed, hindi magtatagumpay. It's because, kumbaga yung feeling mo dito is nag-separate na kayong dalawa or hindi mo na tumahal, no? Parang gano'n na. Hindi mo na pwedeng maging lover kasi maring alam mo na din na may asawa na to or may pamilya na yung person na to. Pero hindi ka mapakali. Kumbaga, with the temperance, kabado ka, hindi okay yung pakiramdam mo, no? Instead na calm and serene, hindi. You're not healed yet, eh. Yun yung feelings mo. Kumbaga, hindi ka pa naka-move on sa person na to. So, let's see kung ano naman yung plano ng person na to towards you. Ha! The Fool pa rin, guys. Ang lumabas. The Fool. The Fool talaga. The Fool pa rin yung lumalabas. Knight of Swords, The Fool, and Six of Swords, and the Five of Wands. Ipaglalaban ka niya, ipaglalaban niya yung pag-ibig niya sa'yo, guys. Ayun, oh. Bahala na talagang risk taker yung person na to. Malakas yung loob niya. Talagang makipagsapalaran to, guys. Oh my gosh, ipaglalaban ka nito, no? May paglaban to kung kinakailangan. Gusto ka niyang kunin, gusto niyang, lalo na kung may anak kayo, or kaya ay kung wala man, gusto ka niyang tangayin, gusto ka niyang dalhin, gusto ka niyang ilipat, gusto ka niyang isama na sa kanya, sumama na sa kanya. Yan ang plano niya. So let's see, next move ng person na to towards you. Next move niya, kanino kaya energy to, no? Oh my God. Ace of Pentacles. The Lovers. Gusto ko niyang mapangasawa, guys. Gusto niyang magkaroon na ng new beginning na stable, grounded. Yung mag-purchase kayo ng house and lot. No? Bubuo kayo ng, you know, with a Three of Wands. So, nag-aantay lang to, no? Nang tamang timing. Nag-aantay lang to. Inaantay niya. Kung kailan na yung tamang timing or tamang panahon, no, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa so that you will be together. Mahal ka nitong person na to. So, let's see. Seryoso to, guys. Ikaw yung gusto niyo. Kaya gusto niya, yung tahimik lang siya, no? Yung wala nakakaalam. Pero, yung kumikilos siya, no? Gumagawa siya ng moves towards you. No, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Tangayin ka niya. Magsama na kayong dalawa. Yun. No.
So, let's see kung ano yung next na mangyayari sa inyo dalawa dito. The Justice and mapapangasawa mo to, guys. The Empress. Mapapangasawa mo to. Magiging masaya ka sa person na to. Magiging komportable yung buhay mo. Magiging happy wife ka kung babae ka. And happy husband kung lalaki ka. Ayun, no? The Justice card. Magkakaroon na ng balance inyong dalawa. Magiging legal kayong dalawa. Kahit pa sabi, siguro sabihin na married yung isa sa inyo. Ay, walang imposible, guys, you know? Sa taong totoong nagmamahal. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng si ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.